sa Family Feud. Bago tayo dumiretso sa round 2, quick survey muna tayo dito sa ating studio audience. Alam mo, isa sa mga paborito kong part sa show na to. Pero ito yung tanong, bukod sa pakikinig sa mga emo love songs, ano ang ginagawa ng isang taong brokenhearted? Kayo muna. Okay. What's your name? Grace po. Hi, Grace. Okay, anong sagot mo dito? Ang sagot ko po, magpapagupit. Bakit magpapagupit? Kasi, new life, new me. Diba? Okay yun, ha? Ibig sabihin, parang nakapag-move on na. Yes. Parang ganun. Yes. Okay, thank you, thank you. And ikaw, bukod sa pakikinig sa mga emo love songs, anong ginagawa ng taong brokenhearted? Nagkikwento sa friend. Nagkikwento sa friend? Bakit naman? Para malabas yung mga hugot sa buhay at yung hinakit niya. Tama naman. Para hindi mo sinusolo yung sakit. Share mo yan. Share your blessings, sabi nga nila. Okay, yun. I like that. Anyway, one more. One last. Para ito, yeah, emo. Emo na emo ka agad. Ang dati mo. Anong pangalan mo? Well, my name is Ganda Gandawali! Gandawali! Yeah. Okay, bukod sa pakikinig sa emo songs, anong ginagawa ng taong broken hearted? Pala yung survey question to, ha? Yes, kakaiba to! Mag-travel papunta kay ex dahil hindi pa ako nakakabobo! Sige, yes. galingan mo yung pagta-travel mo, ha? Sa pag-travel mo, tugtugin mo yung mga tugtog nila. Yes! May emo ka lalo. Anyway, maraming salamat sa inyo. Guys, balik tayo sa game. Leading po ang OC Hitmakers sa score na 52-0. Kaya tawagin na natin ang bahistang si Mark at ang Cebuana singer-songwriter na si MRLD. Let's play round 2. All right, here we go. Top 5 answers are on the board. Anong magagawa mo kapag sakay ka sa bus na hindi mo magagawa kapag sakay ka sa eroplano? MRLD. Matutulog ba? Matulog! Pwede naman. Services? Pwede naman matulog sa eroplano. Anong magagawa mo kapag sakay ka sa bus na hindi mo magagawa kapag sakay ka sa eroplano, Mark? Bumaba bigla. Bumaba bigla. Hindi talaga pwede yun. Services? Yep. Mark, pass or play? Play. Okay, let's go, Mark. Richmond. Anong magagawa mo kapag sakay ka sa bus na hindi mo magagawa kapag sakay ka sa eroplano? Umihi. Umihi! Actually, sa bus. Bihira yung mga bus na may CR. Di ba? Hindi naman lahat. Hindi lahat ng bus. Pero meron. Services? Wala. Jonathan, ano magagawa mo kapag sakay ka sa bus na hindi mo magagawa? Pag nasa eroplano ka? Tumayo ng matagal. Tumayo ng matagal? Services? Wala rin. O, game ha. OC Hitmakers, pwede na kayong mag-usap-usap. Jason, ano magagawa mo kapag sakay ka sa bus na hindi mo magagawa pag nasa eroplano ka? Mag-stopover. Mag-stopover. Services? Wala rin. Okay, guys. Ito na ang chance nyo. Sian, ano kaya magagawa mo kapag kasakay ka ng bus na hindi mo magagawa pag sakay ka ng eroplano? Sumabit. Sumabit. Pero si Tom Cruise nagawa niya. Oo nga. O, di ba? Nagawa ni Tom Cruise. Kenanaya, ano kaya? Magbayad sa konduktor. Magbayad sa konduktor. Kasi siyempre, sa eroplano, bayad muna bago sakay. Di ba? MRLD. Ano po siguro? Pumara. Pumara. Adi. Okay, sa iyong final answer, ano magagawa mo kapag sakay ka sa bus na hindi mo magagawa pag nasa eroplano ka? Mag 1, 2, 3. Yung wala na, tatakbuhan mo na. Di ba hindi pa nakakapunta yung konduktor sa'yo? Wala na, tatakbuhan mo na. Iwa 1, 2, 3 mo na. Ang sabi nila, ano kayang pwedeng term doon? Pero 1, 2, 3, o tatakbuhan siguro. Yun ang sabi nila. Nandyan ba yung survey? Oh, number one muna. Pumara. Oh, sorry. Oh, pero di ba? Ganun din, ang dami kasing pwede. Number two. Mag-abot ng bayad. Ganun din. Sabi ni Kenanaya. Number four.
Sumabit. And number 5. Nagbukas sa bitana. Pinerfect ninyo sana, pero may 7 points ng Nobita habang OC Hitmakers ay may 52 points. Nako, mamaya, isa sa kanila ang lalamang ng malaki dahil double points round na sa pagbabalik ng Family Feud!